bago nagpalit ng taon, ang kalangitan sa Northern Luzon nagliwanag at meron doong namataang ilaw na parang sumasayaw. Imbestigahan natin para tayo'y maliwanagan. Mapapasayaw ka rin ba kung pagtingala mo sa kalawakan? May matatanaw kang kung anong misteryosong ilaw na parang sumasayaw? Ano yan? Hindi, hindi drone yan. Hindi drone yan. Hindi, 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 hindi aeroplano yan. Hindi jet yan. Ang lakas naman ng ilaw na. Ano yan? Ba't pa ganun yung ilaw? Ba't siya gumagalaw? Pupunta siya doon. Ba't kaya pa ganun nga yung ilaw niya? Ang misteryosong ilaw may mahabang buntot na hugis jellyfish. Yes! Oh my God! Gumulat at nagpamangha ito sa mga taga Northern Luzon bago nagpalit ang taon. Kanya-kanya tuloy sila ng hinala. Galing ng fireworks nila, ano? Kitang-kita yung ano niya. Ayan na! Oh! Oh! Oh, no! Comet! Comet? Yes, oh. Ayan. Jacket. Opening ng heaven. Amoy ira alien. Alien. UFO to. Parang spaceship. Habang tumatagal po, yung liwanag niya, mas lalong malakas siya. Para po siyang plato na lumilipad sa langit. End of the world na. Isa sa mga nakasaksi, ang tubong Cagayan na si Jeric. Bigla pong napansin nung pinsan ko na may sobrang liwanag po sa taas na sobrang bilis po ng pag-accelerate. Agad niya ito, Venidiohan. Ano din, tawag dyan? Ano yan? Malayo pa New Year eh. Saan? Lapak ko. Jet ata, jet ba? Hindi jet yan, ang lakas naman ng ilaw na. Ano yan? Tumagal lang daw ng isang minuto ang ilaw sa langit at saka ito biglang nilamon ng dilim. Inisip po namin agad na UFO po, hindi po normal yung bilis ng patakbo ng ilaw sa langit. Bigla po siyang namula, parang nag-apoy po siya agad. Kinalabutan po talaga kami noon time na noon. 100 kilometers mula sa Cagayan, namataan din ni na Michael sa Ilagan City sa Isabela ang kung anong umiilaw-ilaw sa kalangitan. Naglalaro kami that time, then suddenly yung kasama ko may tinuro siya sa langit. Ano yan? Tapos sabihing drone niya. Hindi, hindi drone yan. Hindi drone yan. Aeroplano yan. Hindi, hindi, hindi aeroplano yan. Ako kasi yung unang nakakita, nagulat ako. Habang tumatagal, mukha na siyang jellyfish. After 3 minutes siguro hanggang 7 minutes, nawala din siya. Hindi naman mas ganun ka-visible ang drone. Eh, marami naman po yung aeroplano yung dumadaan dito, hindi rin po ganun. Na blinking lights lang po. Jellyfish po talaga yung itsura. Ang hugis dikya na ilaw na litratuhan ng photographer na si Nielsen. Sa dinami-rami na raw ng napicturan niyang astronomical events, dito talagang lumuwa ang kanyang mga mata. May biglang maliwanag na object, papataas po, parang nag-freeze yung moment na habang papataas po yung maliwanag na object na yon, nagpindot-pindot lang po ako sa camera ko, parang space jellyfish. Ang liwanag sa kalangitan na naging mitsa ng kalituhan, naghasik naman ang pangamba sa mga taga-Pangasinan. Nakaduyan ako noon, nagpapahinga. Biglang may nakita akong parang bitiw na maliwanag, papalapit ng papalapit. UFO! Ay, UFO! Amoy, ira alien? Alien! UFO to. Nailawan yung mga puno ng mga kawayan. Super lawang yung ilaw niya. Kaya tinawag na raw ni Marlon ang kanyang mga kapitbahay. Natakot niya, pamahin namang matanda. Kapag ganun, parang may sinyalis na gira, maraming pagsubok na magagana, parang magugulo ng mundo ito. Ilang araw bago nagpalit ang taon, ang mga tiga Northern Luzon nagtatalo-talo kung ano ang misteryosong ilaw na courting jellyfish o dikya na namataan sa kanilang kalangitan. Ano yan? Tapos sabihing drone niya. Hindi, hindi drone yan. Hindi drone yan. Aeroplano yan. Hindi, hindi, hindi aeroplano yan. Jet ata, jet ba? Hindi jet yan, ang lakas naman ng ilaw na. Ano yan? Ba't pa ganun yung ilaw niya? Ba't siya gumagalaw? Pupunta siya doon. Ba't pa ganun yung ilaw? Ba't kaya pa ganun nga yung ilaw niya? Parang space jellyfish. Pamahin namang matanda. Kapag ganun, parang may sinyalis na gira. End of the world na. Maliwanagan, direkta na namin itong isinangguni sa pag-asa. Sa unang tingin, we can consider that as isang unidentified flying object.
However, napag-alaman na itong unidentified flying object na ito ay isang space rocket. Yeah! Oh my God! Na nanggaling sa isang space rocket launching facility sa may China. Liwanag daw talaga ito mula sa isang rocket spaceship, ang Long March 7A rocket na may habang 60.7 meters at diameter na 3.35 meters. Meron din itong four-side boosters, porting dikya ang nililikha nitong liwanag, dahilan para tawagin itong space jellyfish na siya raw ngayong pinakamahabang rocket ng China. Ito ay pag-aari ng China Aerospace Science and Technology Corporation at dadalhin ng test rocket na ito yung ating pong Xi'an 12 satellites na kagamitan naman ng China sa kanilang environmental studies at iba pang space technological test. Yung ating naging space launching facility nandito sa may Hainan Island. Once nag-release sila around 6:12 ng gabi noong December 23, yung movement ng ating space rocket ay moving towards dito sa may Pacific kasi ang katangian ng space rocket na ito ay geostationary satellite. Halos itong level lang nito ang magiging track niya. Dahil mataas yung lokasyon ng ating usok, nagkaroon ng paglobo mula sa sentro nito at nagkaroon nga ng halos elliptical na shape. At habang lumalayo ito sa ating lupa, nagkakaroon ng hugis or linya ng kaulapan. Yung contrail natin, nagbigyan ng emphasis dahil nangyari yung ating pong pagpapalipad ng space rocket bandang 6:12 sa may area ng China at namataan sa may kalangitan ng Hilagang Luzon around 6:30 na ng hapon or gabi. Dahil nakalubog na yung araw at ang ating pong kalangitan ay wala masyadong kaulapan or obstruction at dahil na rin sa sinag or liwanag mula doon sa pababa na araw na illuminate yung ating contrail or yung ulap na ito at nakadevelop tayo ng mga tinatawag na noctilucent cloud. Since na-witness ko po yung rare cosmic occurrence po na space jellyfish, I believe na isa po ako sa mga masaswerteng tao po dito sa mundo. Yeah! Oh my God! Sa madilim na kalangitan, aeroplano yan. Nagliliwanag ang pagnanais ng sangkatauhan na marating, masakop at maintindihan ang kalawakan. Yan, opening ng heaven. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.